Hi guys, good day. It's me Bea and welcome again to my channel. Ngayon ay pag-uusapan po natin at bibigyan po natin ng preview ang dalawang team na nasa bottom 2 ngayon sa kasalukuyan sa PBL Reinforced Conference 2022. Ito ay ang Ecto Logistics Cargo Movers at ang United AUCTIONEERS Army. Kaya guys, bago po natin simulan, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pahit po ng notification bell for more updates about sa volleyball dito sa Pilipinas. Ikinabiglangan ng lahat ang performance ng dalawang team na ito. Lalong-lalo pa ang AUCTIONEERS Army ay mga veterana ng manlalaro dati sa PBL. At ang Ecto Logistics naman ay lagi nagcha-champion sa isang liga na PSL. Kaya naman mataas ang expectation natin sa dalawang team na ito. Ngunit ngayon, nasa bottom 2 na agad ang dalawa sa pagsisimula ng battle sa PBL Reinforced Conference ngayong taon. Maraming ang sistema ang nabago sa laro nila ngayon dahil nga sa pagpasok ng import sa kanilang team. Pagkawala at pagbago ng posisyon nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaganito ang Ecto Logistics. At ang nangyari naman sa Army AUCTIONEERS ay talaga namang hindi natin inaasahan dahil magaling rin naman ang kanilang import coming from Canada. Kaya guys, unahin na po natin ang Ecto Logistics na bigyan ng preview kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang team. Grabe nga ang pagbabagong nangyari sa team na ito dahil nga sa pagbago-bago ng posisyon nito at pagkawala ng kanilang main coach na si Coach Ramel De Jesus. Marami nga ang nagulat na naging libero nga si Ara Galang at si Abby Maranyo na isa sa mga nagbibigay ng score sa kanilang kupunan. Ipinagpalit muna sila bilang libero dahil po hindi nakapaglaro si Don Macandili. Pero bukas, marami ang nagsasabi na makapaglalaro na daw ito. Sa unang laro nga nila ay talagang wala din dito itong si Lensey Stosser na kanilang import pero andito po si Kale Mau. Ngunit sa pangalawang laro nila, wala naman ulit dito si Don Macandili pero andyan na po si Kale Mau at si Stosser. Ngunit natalo pa rin sila sa ikalawang pagkakataon. Sa pagpasok din ni Ivy Laksina ay marami din nangamba na may mas magaling pa daw kay Ivy sa pagiging medal block. Pero kung tutuusin guys at sa tingin ko ay napakalakas pa rin ng lineup ng Ecto Logistics Cargo Movers dahil po kompleto po sila. At based po sa akin ay feeling ko talagang malakas lang talaga ang mga team ngayon sa PBL mapalocal man o may import man ito kaya nahihirapan po ang Ecto Logistics na makipagsabayan dito. Dako naman po tayo ngayon sa United AUCTIONEERS Army. Masasabi kong itong veteran ng team na ito ay talagang malakas pa rin. Ngunit, nauunahan lamang po sila at nagkakaroon lamang po sila ng maraming errors kaya natatalo po sila. At sa tulong nga ng kanilang Canadian import na talaga naman si Laura Condota ay marami na iambag nito sa kanyang team kahit medyo maliit lamang to kumpara sa ibang import sa PBL ngayon. Bukod nga kay Condota ay nagbibigay rin ng maraming puntos dito sina Gonzaga at mga middle blockers ng Army ngunit talagang nauunahan lamang sila. Kaya meron na rin silang record na 0 win loss, kagaya na lang sa Ecto Logistics. Masasabi nga natin na parang pantay po ang kanilang laban ngayon, ang Ecto versus ang Army. Ngunit, for me, ay sa tingin ko ay mas may advantage po dito ang Ecto Logistics ngayon sa Army dahil nga sa pinakita nilang performance, ako bumase. Para sa inyo guys, kung kayo ang tatanungin, sino kaya ang makakapanalo bukas? Ang F2 ba o ang Army? I-comment na yan. And don't forget to like and subscribe and pahit ang notification bell for more updates. Maraming salamat guys.